How do you balance the economic contributions of the OFWs and the unquantifiable cost of migration that contributes to the destruction of the Filipino family? That's why when I said about a few weeks ago, a peso spent in Metro Manila doesn't give us any growth. So the same peso that I'm going to spend in terms of development in Metro Manila, I will spend it in the far-flung areas because it will generate more economic growth and opportunity in the provinces. So, parehong pera, pero niridirect mo. When you have this, when you have opportunity for the farmers, binigyan mo sila ng pagkakataon na bilhin ng gobyerno sa tamang halaga yung kanilang produkto, panatag sila, magtatanim sila. Meron silang ayuda sa gobyerno na matatakbuhan para yung kanilang abono, yung kanilang patubig. Then, nobody wanted to send their children somewhere else. So when there is an opportunity, because most of these numbers that you're saying is from the far-flung areas, sa probinsya, kaya yan umaalis ng bansa, siyempre hindi mo naman masisisi sa hirap ng buhay. Tapos makukwento ng kapitbahay. Ako nga, di ba, nangarap ako maging seaman dahil yun ang gusto ko talaga, maging kapitan ng barko. Because there's an opportunity there. Now, how to create an option? Yun yung sinasabi ko kanina, Tito. You have to generate more FDIs. If you create more foreign direct investment, then it will generate more opportunity. At the rate we're going, about $4 billion. Yung mga neighboring countries natin, $13 billion, $30 billion. Why? Napakamahal ng gasolina natin, napakamahal ng kuryente natin. So hindi nagpupuntahan sa atin yung mga pabrika, yung mga industriya. Doon sila lahat nag-i-invest. Ang rules natin hindi certain. Ang dami mong kinakausap, kinausap na. Maniniwala ka ba na I think by the hundreds of signature just to approve Tito Boy, just to approve a PPP. You know what I'm gonna do with that? Okay, ayan ba rule 100? O lahat kayo 100 na tao maupo kayo rito sa lamesa. You sign. You read, you sign. If you agree, you sign. Then we finish in less than 1 month. It will take 2 years just to push for the PPP, not yet approved. To push for PPP. So there are rules, too much bureaucracy, too much redundancy, unnecessary redundancy in the rules. Now, bumaba na sa nasyonal, bababa na sa lokal. Pagdating sa lokal, hanggang tanod, problema ng negosyante. So paano papasok sa atin ang negosyante? Paano natin sasagutin na sila, huwag na kayong pumunta ng abroad. Huwag kayong mag-alala, magdadala ako ng negosyo dito, magdadala ako ng investor. Hindi na kayo alis. Hindi na kayo alis. Now, yan ang option. The value of income abroad, the value of income in the country, plus with your family, this without your family. And that's how you address the social cost of going abroad. Are you in agreement with the creation of the Department of Migrant Workers of the President? Well, there's so many laws already. Tito Boy. So what you're trying to say is you don't need, hindi mo na kailangan itong departamentong ito. Bago ako gumawa ng isang batas, I'll make sure na yung isang department na yon, yun din ba yung ginagawa? Kung hindi naman, then we create. Sa iyong pero what is right important? Now, is that a duplication? Well, I don't know. I don't know yung intricacy, yung mga OWA, POEA, and so on and so forth. But the thing is, ito, ang pinakamabisang tulong natin sa OFW, yung polo. We should put professional people in our embassy abroad. Oo. Yung labor officer natin. O kasi kita mo, ilan na ba ang naapi nating mga kababayan? Ilan ba ang naargabyado nating mga kababayan? Mga kontrata nila hindi nare-recognize. Iba ang tinutup, iba ang sinulat dito bago umalis. Pagdating doon, iba ang ginagawa. How do they get protected? And yet you're telling me, billions and billions of pesos or dollars for ang that pinapadala matter, dito sa ang pinapadala dito. Meron ko, they don't get premium. Yeah. When you become president, you look forward to the day na malaki ang mababawas sa ating migrant workers. I'm hoping so. With your help, with the help of everyone and the investor, okay. Building trust again for the country's credibility as a country of nation, you know, certain of rules, predictable, and that's a very important in investment. Ano yung pananaw na tinatawag natin silang bagong bayani? Well, ginagahasa din ang ating mga OFW ng mga politiko. Tinatawag lang na bagong bayani. Saan ka nakakita ng bagong bayani? Pag nag-positive sa airport, pinagbabayad natin ng 6,000 pesos.
That's why we offered Manila COVID. It normalizes the risks of working abroad. Diba? I mean, parang bagong bayani pag dumating dito, kawawang kawawa. 6,000 pesos nagbabayad. That's what we offer Manila COVID-19 Field Hospital for free, mm-hmm. for OFW. At the very least that we can do. So, iba yung kiaw-kiaw, iba yung lip service. The ideal is that nobody has to go. That we have enough jobs here in the Philippines na hindi natin kailangan magbiyahe sa abroad. Unless talagang not by necessity anyway, that they have a choice to remain here in the Philippines. May magandang pwesto, di puntahan nila para mas malaki ang kikitain nila. But we have to give them access. That the ideal is to bring them all home if they want to come home. But of course, we are a long way from that. And you are very right. It's not spoken of very much, but we should speak of it more. Because there is a tear in the social fabric pagka matagal na nawawala ang OFW and with all the problems that it brings. So it boils down to jobs. It boils down to jobs here in the Philippines. And the only way to bring those people home, to bring our workers home, is to provide them with jobs. The 700,000 or so that have been repatriated from other countries, they left the Philippines because they could not find jobs. Now, we have to find them jobs here in the Philippines. And so, patong-patong talaga ang naging problema dahil dito sa COVID. The original concept of OFWs was in the early 70s, after the oil crisis, when the Middle Eastern countries suddenly found themselves loaded down with plenty of cash because tinaas nila ang presyo ng langis. And so they went into a building spree and were spending, mm-hmm. I think Saudi Arabia was spending $10 to $12 billion in 1974-75 a year on infrastructure. We wanted to take advantage of that, and we did. But the idea was they were contractual workers. Pagka natapos yung kontrata, natapos na yung building na ginagawa nila, natapos yung kalsada na ginagawa nila, uuwi sila. Hindi sila may iwan habang buhay, doon na silang magtatrabaho. Unless gusto nila yon. So that was the concept then. But we have become so dependent, as you say, 11% of the GDP is provided by the remittances of our OFWs. Let us recognize the contribution that they are doing to the economy and to the country. Marami mga nagsasabi, mga bagong bayani, sila talagang dapat na malaki ang utang loob natin sa kanila. Ngunit, hindi natin sila tinutulungan. Now, they have just passed creation of the Department of Migrant Workers. Of Migrant Workers. I think that is an excellent solution. Because pagka nagkakaproblema ang ating OFW, ang DFA ang pinupuntahan, ang Foreign Affairs, ang Embassy, ang pinupuntahan. Ang embassy, walang budget yan para kumuha ng abogado, para iuwi yung namatay, o para whatever the problems they might have. This department will take care of that. They kumukuha na lang sila kung saan-saan. Okay. DOJ, baka meron silang yung abogado. Now the Department of OFW will institutionalize that. So you are for the creation of this. Oh, absolutely. Well, it had been created. Puntahan ko lamang, Senador, yung bagong bayani. Because, you know, I have had conversations with teachers. Kasi pag tinatawag natin bagong bayani, tama naman talaga. Mga bayani naman talaga sila. But somehow, it normalizes the risks of working abroad. Mm. Parang, you know, when you say, oy, bagong bayani ang mga OFWs, totoo. Mm-hmm. But it normalizes and it also negates, mm-hmm. it also denies the very reason why they went abroad. Yeah. Tama ho kayo doon, mm-hmm. ha? Wala namang trabaho kasing mm-hmm. maibigay dito. Mm-hmm. So, ano ho ang inyong, again, it's that balance that I'm trying to say, yes. na bagong bayani ka nga, pero napakadelikado naman ang trabaho, karamihan at least, no? Mm-hmm. Well, we have to grow the economy well enough so that we can say you have a choice. Kung nais ninyong magtrabaho sa labas, dahil, at dito sa Pilipinas, okay. Kung gusto niyo sa Pilipinas, may trabaho naman dito. Pero pakiulit lang, Senador, tama ba ang aking pagkaunawa that the ideal for you is yes. that walang aalis sa bansa na naghahanap ng trabaho? Not by necessity. May sasabihin na may trabaho dito, pero may nakita akong mas maganda 6 months muna yung kontrata. It's a choice. It's a choice that they must have a choice. These people that have left have no choice because they could not find jobs here in the Philippines. I know it is a difficult ideal to achieve,
But we must always work to the ideal. And hopefully one day, we will at least mitigate the problems that we are seeing. Hindi na siguro, because it's the ideal, never natin aabotin yan, but we can mitigate all of that. And in the meantime, also mitigate the social problems that you referred to earlier. That's right. The social cost na yes. Pinag-uusapan dahil maraming mga pamilya ang naapektuhan. Nabibiyak talaga ang pamilya. That's right. Okay. OFW, ano po ba ang nakalatag ninyong plataforma para makalikha ng trabaho sa mga katulad naming OFW at sa mga mahal namin sa buhay para hindi na umalis sa bansa? OFW, malaking problema ang nangyari dahil nga dito sa pandemya. At maraming nawalan ng trabaho. At ang pinakamahirap dyan, yung trabaho kung saan sila noon, wala nang ganun. Wala nang ganun na trabaho. Kaya't wala silang babalikan. Basta kung tinanais pa ng isang tao na magtrabaho sa abroad, ay dapat ang ginagawa noon ng OWA ay meron retraining program. Kasi titignan yung labor market kung ano ba ang mabenta. Sinong hinahanap? Naghahanap ng engineer, naghahanap ng tubero, naghahanap ng welder. Tapos, yun ang i-retraining. I-retraining sila. Pero kailangan may kasamang kontrata. Dahil wala namang mangyayari, retrain ka ng retrain, wala naman silang trabahong pupuntahan. Paano natin gagawin yun? Kilala naman ang mga trabahador na Pilipino sa buong mundo na. At hinahanap tayo dahil magaling ang Pinoy. Masipag, maayos, honest, mabait, di ba? Kaya't lahat ng banbansa, kaya't naparami talaga. Dahil gustong-gusto tayo ng mga foreigner. Kaya't siguro, balikan natin sila. Babalikan natin yung mga puntahan natin, yung mga bansa, kung saan napauwi ang mga OFW. At sabihin natin, balikan natin sila, sabihin natin, bigyan nyo uli ng trabaho ito. Alam naman ninyo mga Pinoy, dati sa inyo yan eh. Kilala nyo naman ang trabaho ninyan. Alam naman ninyo, maganda naman sila, maayos naman silang kasama, maayos naman silang papasok dyan sa bansa ninyo. So, sabihin natin, prioritize nyo na. Ang advantage natin, marunong tayong mag-English. Yun ang isa sa pinakamalaking advantage natin. Pero, yung pinakamalaking advantage talaga natin, yung ugali ng Pilipino na masipag, na honest, na hindi magnanakaw, na mabait. Lalong-lalo yung mga nag-aalaga ng bata, lalong-lalo na yung mga tumutulong sa bahay. Yan ang mga katangian na inahanap ng mga employer. Kaya hihiyakatin natin ang mga bansa na dati talagang kumukuha ng Pinoy, sasabihin natin, balikan nyo na yung Pinoy. At para baka mayroong mga bagong trabaho dyan, magpadala na kami. Kung ano bang kailangan ninyo? Ayan na. Kailangan namin ng maraming ganito, ng tubero. Kailangan namin ng architect. Kailangan namin ng ganito. Training, ite-training natin. Para madali silang ipasok sa trabaho. Yung retraining program. At ang isa pang laging hindi masyadong napapag-usapan, pero talagang problema, kasi pag nakakausap ko yung OFW, sinasabi lagi, ay unahin nyo yung pamilya ko, walang bahay, walang health insurance, paano natin aalagaan yung mga pamilya. So hindi lamang yung nagtatrabaho, kundi pati yung pamilya. Kaya siguro dapat may housing program, may OFW yes, village, yung mga ganun para yung mga OFW merong silang mapupuntahan programa na mabibigay sa kanila yung mga pangangailangan hindi na kanila dahil nasa nagtatrabaho sila kung hindi sa pamilya. Kabagay ko i-extend natin. Ngayon, 17 bagong ospital, moderno, infectious hospital and cancer hospital. Itong mga pasilidad na ito ay mga ngailangan ng mga medical frontliners, ng mga nurses and doctors, and jobs for nurses sa kanilang mga probinsya at rehiyon need not to go and look for jobs here in Manila, but in their respective regions, and hopefully need not to go abroad at dahil merong available na trabaho para sa kanila. We will invest
I think we should and we need na magising na tayo sa pandemyang ito na high time, na papanahon na, mamuhunan tayo sa kalusugan ng ating mga kababayan. Hindi lamang dapat mga band-aid solution.